Nagputulang ilang grupo sa muling pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant o yung BNPP. Pero git ang isang mambabatas, malaki raw matitipid ng bansa kapag gumamit ng nuclear energy. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Malaking banta sa buhay at kalikasan. Yan ang pangamba ng mga kontra sa muling pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant. Kasunod yan na isinagawang pagbisita sa planta nitong Sabado sa pamunuan ni Congressman Marco Wanko, Chairman ng House Special Committee on Nuclear Energy. Kapag nagkaroon ng radiation leak sa Bataan Nuclear Power Plant, hindi lamang sa vicinity ng Bataan Peninsula itong apektado, ngunit mag-i-extend ito directly sa Metro Manila. Dagdag pa ng grupong Nuclear Free Bataan Movement, dapat tandaan ang mga nangyari sa Fukushima nuclear disaster sa Japan noong 2011, kung saan daang-daang libo ang naapektuhan. Hanggang ngayon, ramdam pa rin daw ang epekto ng Chernobyl nuclear disaster sa Ukraine. Depensa naman ni Congressman Kawanko sa mga kumikwestiyon sa integridad ng BNPP. Mas matindi, mas matibay po ang disenyo at construction ng nuclear plant dito. Ganun po ang diferensya. Ang nuclear energy ang nakikitang solusyon sa kulang at mahal na supply ng kuryente sa bansa. Ayon pa kay Kawanko, mas malaki ang matitipid na Pilipinas kapag lumipat na ang bansa sa nuclear energy. Nuclear is the good backup. Better than batteries and better than coal and gas because you get rid of pollution, you get rid of global warming. Ito yung main reactor vessel ng Bataan Nuclear Power Plant. Kaya ito makapag-produce ng 620 megawatts ng kuryente kada araw na pwedeng pakinabangan na higit 2 bilyong kabahayan sa Metro Manila. Higit 1 bilyong dolyar o lagpas 55 billion pesos ang gagastusin para magamit ang Bataan Nuclear Power Plant. Kaya giit na mga kontra dito, ilaan na lang dapat ang budget sa renewable energy. Pagtatayo ng mga windmills na yan, mga solar energy sources, i-develop na yan. Itong hydrothermal, i-develop natin. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at pagtimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.